Hindi rito. Dami TV ah, yung mga kababayan. Hanggang dun po sa may Divara to, no? Itong mga nakalagay po na kabahayan dito. Palibot to to hanggang dito. Pag inikot po natin to hanggang sa may Divara at tapos hanggang dun sa may parang nakita tayo na parang downside. Dun po yung ano, yung parola. Ayan. Pag dumaan po kayo dito, dire-diretso po yan. Subukan natin na dumaan. Sobrang dami po ng basura hanggang doon po sa mga kabahayan natin. Ang dami mga... Dito na lahat po yung mga klase ng basura. Ayan, sisisirin mo yan. Naku na. Eh, paano yan pag may mga bote, oh? Matusok yung ulo mo dyan. Pag umakyat ka dyan, eh pag nagpunta ka dyan, wala naman laruan, oh. Puro bote, di ba? Ang daming bote. Bote, estairo, mga, ano tawag dito, yung plastic na estairo. Tapos, chinelas nandito na lahat, yung mga kalakal. Grabe nandito. Sa playa. Sa may parola galing, no? Sa playa may parola. Lulubog yun. May mga bata dito ng mga kasama TV. At gusto nilang ano, tumampisaw, kumuha ng laruan. Kasi may nakikita silang mga laruan, no? Ayan po, kitang-kita nyo po. Ha, hindi lang po dito, no? Sa hanggang doon, sa pinaka-ano nito. Nandito tayo sa may part po ng Block 9. Ito po ang magiging sakit po ng rehabilitation program ng Manila Dibig. Ang Santa Bakmak na basura na paulit-ulit. Ganito po pala lah, sobrang dami ng basura. Ito po hindi po natatanggal, no? So, pag may malakas lang po na alon, pag may malakas na hangin, habagat, o kaya ano pa, natawag dito, malakas na bagyo, sigurado, no? Sigurado talaga ito pupunta sa Manila de Beto. Kasi napakalapit lang po, no? Kung sasumain nyo po, nandito tayo sa may Pier 15, no? Tapat po ng Pier 15, ayan. Kasi ang daming po mga barko dito. Kitang-kita nyo, mas malala. Ayan, pansin nyo po sa may gilid na to, ayun, nakikita nyo may mga kabahayan. Marami rin po mga basura po sa part na yon, sa ilalim niyan. Sobrang dami. Ganito rin po siya, no? Dito sa may part na to, naipon siya, no? Ayan. Maraming dami. So, yan, mga Kasami TV, maraming salamat. Thank you, and God bless po sa atin lahat. At silipin natin doon sa may tagas, no? Sa malaking tagas na dito sa may gilid po ng Block 9. Ayan. Sabi ng ano, na nag-report na po tayo dito. Na-report na natin sa pamanin ng MMDA kay Sir Alfred. Basta Sir Alfred yun, no? Sinabi na natin sa kanil. Pero sabi ng tauhan niya, nagpunta daw dito, hindi daw to Baseco. Pero ano, kitang-kita nyo naman po, Baseco compound po to, no? Ayan. Ayan, oh, Baseco po talaga siya. Kay Sir Alfred ng Chief of Staff ng MMDA, no? Ayan po mga Kasami TV, maraming salamat. Thank you, and God bless po sa ating panunod sa YouTube channel natin. Asahan nyo po, i-update po natin to. Siguro bukas, another day. Basta kung ano yung magiging resulta nito. Ayan, makikita natin talaga yung basura po, no? Umaalis na dito sa may park na to. Tapos, yan, papunta na sila ng Manila Bay siguro nito. Malakas kasi yung daluyon ng buhang, ay, ng ano, ng tubig, no?
Tapos kanina lumindol pa. Ayan. So maraming maraming salamat. Thank you and God bless po sa atin lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, don't forget to hit the button below para ma-notify po kayo sa mga ganapan and update videos dito sa basurang ito. At sa lahat po ng mga ginagawa sa Beach Nourishment ng Manila, di ba, no? Ang rehabilitation program. Thank you and God bless po sa atin lahat. Ito yung dahilan ko na ng ano hindi ito yung magiging sakit ko, no. Talagang hindi maiiwasan to kapag talagang may mga ganitong may kabahayan dito sa may breakwater. Ito yung magdudulot talaga ng mga basura at mga kung ano-ano pa. Ayan, sobrang dami po ng basura. Sigurado na naman po ito ay didiretso na naman po sa May Manila de Bay. Sobrang dami, no? Grabe. Ito po yung ano, nandito tayo sa may part na kung saan itong Bantay Kalikasan na RPN na barko o napadpad dito. Ayan, itong barge na to. No? Siguro hindi na panapagana to kasi masyado ng luma itong barko, no? Ayan. Grabe, ang daming basura. Sobra. Ito, kitang-kita naman po. Hanggang dun po sa may tagas na nakuhanan natin. Balikan nyo ang ating YouTube channel, no? Meron po dun yung tagas. Napakalaki yung tagas. Na-realign na din po yung tawag dito. Yung imbornal. Kaya po, ayan, ganito po. Grabe. Malala pala to, no? Hindi lang po dito sa banda, no? Lahat po ito sa may seawall na kung saan tayo ay nakaupo tayo ngayon dito. Ayan po, nandito tayo sa may breakwater. Saan ba yan, Dan? Yan. Hindi, ito yung sinutsot nila yun, eh. Hindi, bakit ganito yung pagkaduha yun? Ano yung sinasabi ni Boss, no? Kasi ang pagkakaalam natin, ah. Kasi ganito yan. Paliwanag natin yan. Ito kasi yung cross pipe. Tubo. Kuha niyan eh 24 eh yung size ng pipe, di ba? Tubo, hindi mo ba laki ng tubo naman yan? Hindi ko alam kung ano yan. Basta alam ko diyan mga ordinaryong design ng mga ganito, may nag-drop yung pan dito. Bababang ganyan. Ano yan? Control sa alin yan. Kasi pag walang hindi nag-drop yan, hindi makokontrol yan, bubulwak ang alin sa mga